Take us deeper, God. Most negative word nowadays is positive. Ayaw po nating marinig yan. Diba? Lagi-lagi na lang po tayo nakakapanood sa mga television po natin. At lagi-lagi na lang tayo pong nakikarinig, maging sa po Facebook natin, sa mga news feeds po natin, nakikita po natin yung mga nagpapositibo po at ayaw na po natin marinig o tignan ang mga bagay na ito. Pero papaano kaya kung ikaw mismo sabihin na, uy, positive ka? Mas masakit yon, mas mahirap yon. Kaya when I receive an email, nakareceive ako ng email from Red Cross. Nako, parang gusto ko talagang lumuhod sa panalangin eh. Oh, sabi, Lord, sana po positive, negative. Kaya parang, alam mo yon, parang binabalasa-balasa ko. Para pa, ayaw ko pang talagang tignan ng biglaan yung pag-email sa akin eh. Pero nung narinig ko yung ting, nako, Red Cross na to. Sinihintay ko siya pagkatapos ng 3 days. Nakita ko po yung email at ito po ang natanggap ko. Gulat ako. Zoom ko siya para mas makikita po natin. Ayan. Edward Gaitos positive for SARS-CoV-2 or COVID-19. Ewan ko kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero Lord, positive. Parang natakot ako, pero at the same time, na-smile ako kasi sabi ko, Lord, parang isa na ako sa mga itatala doon sa mga sa report ng DOH o ng San Fernando o ng Pagdarawan na nagpositibo, sabi ko. Pero syempre, hindi nila ilalahad yung pangalan ko. Pero sabi ko, mabubura ba nito yung mensahe na natanggap ko kay God? Yung mga preaching na ipinapahagi ko sa mga tao, mabubura ba nito yung katotohanan patungkol sa kung sino ang Diyos sa buhay ko? Oo, nagpositibo po ako, pero papaano o kumusta naman yung pananampalataya ko? Kaya sabi ko, this time, magiging testimony ako sa ibang mga tao, sa mas marami pang mga tao, kung gaano kabuti at makapangyarihan ng Diyos. Kasi for the longest time, since 2020, marami na pong negative na nangyayari sa bansa po natin. Nakakalungkot yung mga mas nagkakaroon ng mga positive. Nakakalungkot dahil marami na pong namamatay. Nakakalungkot dahil marami pong umiiyak. Pero sabi ko, sino dapat ang mas mag-ingay? Sino po dapat ang magbigay inspirasyon sa mga tao na ngayon ay nakakaranas ng malaking pagsubok o nakakaranas ng pagkatakot, nakakaranas po mga kapatid ng pagkabalisa dahil po sa nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan? Sino po ang tatayo at sino po ang magbabahagi sa kanila na bagamat may ganitong pinagdadaanan tayo, may pag-asa sa Diyos? Hindi po ba't tayong mga mananampalataya? Mas lalo na kung ikaw mismo napatunayan mo sa sarili mo na tunay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos at nagpapagaling ang Diyos. Amen? Kaya salamat po ako. Siyempre, nagpapasalamat po ako dahil may mga taong nagbigay ng concern. Si Pastor nagpadala po siya ng prutas. Salamat po sa effort, sa concern. Sa mga nagpadala po ng mga vitamins, yung nagsilbing nurse po namin, tinatawag siya ni Mission Head ngayon na Dr. Vance. Thank you. Dahil sa totoo lang, everyday yan. Daig pa niyang doktor kasi on time talaga na nagtatanong kung kumusta ka. Ito dapat ang i-take mo na vitamins. Pero higit sa lahat na pinasasalamatan ko, yung mga kapwa po natin mananampalataya na kasama kong nanalangin sa Panginoong Diyos. And thanks be to God, huwag kayong mag-alala. Kasi ngayon, nakatanggap po rin ako ng another message from CHO at sinabi doon na plus,
negative na po ako. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Praise the Lord! Purihin po ang Panginoong Diyos. That's why ang topic po natin sa oras po na ito, araw na ito is COVID, C-O-V-I-D versus power of prayer. Amen? COVID, kinakatakutan. Talagang hindi naman natin maikakaila. Powerful din yung virus na yan eh. Kasi hindi lamang po sa isang bansa, iilang bansa, kundi buong bansa, ngayon nagdaranas po ng paghihirap dahil po sa COVID na ito. Pero, mga kapatid, binigyan po tayo ng napakagandang regalo ng Diyos, ng oportunidad ng Diyos na tayo po makapag-commune sa Diyos at idulog ang lahat ng ating pong mga problema at merong pong panalangin para sa ating lahat. Amen? Sabi ko nga gustong-gusto po natin ng unlimited. Gustong-gusto po natin ng free wifi. Gustong-gusto natin ng free. Kahit saan pumunta tayo, libre mo ko. Sige ba? Hindi natin pwedeng tanggihan yan. Pero kapusta yung panalangin. Sabi ko nga maglo-load ka para lang magkaroon ka ng panahon para makapag-commune sa yung mga kapatid, mga magulang mo, mga kaibigan mo. Gustong-gusto mo yan para updated ka sa Facebook, sa Messenger. Kahit ilang libo o ilang daan pa yung gagastusin mo, gagastos ka talaga. Bakit? Kasi gusto mong updated, gusto mo nang makipag-communicate sa kanila. Pero yung communication natin sa Diyos, walang bayad, libre. Pero bagamat libre, iilan lang ang pipila dyan. Amen? Iilan lang po ang magkakaroon ng panahon para manalangin. Pero sa oras po na ito, titignan po natin the power of prayer. Tayo po ay basahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Kung meron po tayong mga vaccine ngayon, na talaga namang aaway-away pa kung ano mas epektibo, di ba? Oo, pero ako, thanks be to God because ngayon fully vaccinated na po ako. Salamat sa Diyos. Pero kung meron pong vaccine para sa COVID, mga kapatid, binibigyan po tayo, tinatawag ko itong power vac . Kasi itong limang bagay na ito na kapag gagawin po natin bilang mga mananampalataya sa Diyos, merong assurance ang Diyos. Merong promeso ang Panginoon. Meron po siyang promise na gagawin po niya sa atin at maging sa panahon nila noon ng mga Israelite people. Ito po, sinugon po ng Panginoong Diyos. Sinabi po ito ni God kay King Solomon. Kilala po natin si King Solomon. Siya po ang pinakamagaling na hari noon at maging sa mga panahon na ito. Wisest king, blinest ng Diyos. Kaya naman po kilala po si King Solomon bilang nagpatayo po ng templo. At yung templo na yon is a place of sacrifice, place of worship. Pero alam po ninyo, nung dinedicate po yung templong ito, meron pong sinabi ang Diyos. Ang sabi niya, when the time na papadala ko yung mga, I will command the locusts to devour your crops. And I will shut up the heavens so that there will be no rain. At sabi ng Panginoong Diyos, I will send plagues among you. Ibig sabihin, darating ang pandemya, darating ang paghihirap, darating ang problema, pero merong pong pag-asa. Sinabi niya, if my people, yan po yung word na if. Ibig sabihin, may option po tayo. Gagawin ba natin o hindi natin gagawin? Papaano natin mararanasan yung restoration ng Diyos? Yung healing ng Diyos? Papaano tayo tutugunin ng Diyos sa ating mga panalangin? If my people will called by my name. Kapag ang aking mga anak ay tatawag sa aking pangalan at magpapakumbaba at mananalangin, hahanapin ang aking presensya because in original translation in Hebrew, seeking face means seeking the presence of God and turn from their wicked ways, I will heal from heaven and forgive their sins
and restores the land. Wow! What a beautiful message from the Lord. Kung darating man ang mga panahon na tayo po'y makakaranas ng mga paghihira, ng mga problema, mga sakuna, ng pandemya, ng krisis sa buhay po natin, kapag tayo magkakaisa, natatawag sa pangalan ng Diyos, magpapakumbaba, mananalangin sa Panginoong Diyos, at tatalikuran natin ang ating mga kasalanan, hahanapin natin ang presensya ng Diyos, maglulonging tayo, yeah, Lord, katulad po ni David, one thing is just I pray and request from the Lord. Sabi niya, I will stay in the presence of the Lord. Wow, ganun din dapat po ang ating pong mga minimiti sa buhay natin. Magkakaisa, kung meron mang isang bagay na dapat po tayong magkaisa, magkakaisa po tayong tatawag sa Diyos at tatalikuran ang ating mga kasalanan. At tayo po ay hihilumin ng Panginoong Diyos sa ating mga karamdaman. Ire-restore ng Diyos ang ating bayan at ng mundo. Amen? Sino po ba ang pwedeng makapag-assured niyan? Sino pong tao ang merong guts na sabihin niya, ah, eto gawin niyo na, mare-restore ang ating bansa, mare-restore yung ating bayan. Alam po ninyo, yung vaccine, yung mga protocols ng ating government, maganda po yan kung susundin natin, pero may limitasyon. Pero ito po, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang siyang mismong nagsasabi, kung ito gagawin po natin, naniniwala ko, with all my heart, gagamutin po tayo at hihilumin ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Meron po tayong acronym na susundan, yung COVID. So number one is letter C, calling all people to repent and accept Jesus. Calling all people to repent and accept Jesus. Sa mga panahon na ito, ano ba ang pumapasok sa isip po natin? Kumusta po? Anong respond po natin? Tayo bilang mga Kristiyano o hindi man, yung mga taong hindi pa nananampalataya sa Panginoong Diyos. Kung ito nangyayari na sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating lugar, ano kaya ang magiging respond natin sa bagay na ito? Hindi ba sinasabi ng Diyos na tinatawag tayo, tayo po ay umingi na ng tawad, talikuran na natin ang mga kasalanan at tanggipin na natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. In 7 verse 14, sabi niya dito, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Meaning to say, for the longest time, itong mga Israelite people na ito, alam niyo kung anong ginawa po nila, tinalikuran po nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Nakita po natin yung kanilang pag-iyak. Nung sila po ay nasa Ehipto pa lamang, sila po ay umiyak dahil sila po ay nabihag, sila po ay naghihirap. Dahil God is gracious God, syempre, siya po ay Diyos na tumutugon ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Naririnig niya yung kanilang mga pag-iyak, tinugon ng Diyos. At sabi niya, yes, of course. Kayo po ay sila ay dadalhin na ng Diyos sa lupang pangako. And there, pinangako ng Diyos na sila ay magiging masagana, sila ay mamumuhay flowing with milk and honey. Sino ba ang hindi excited doon? Kung ikaw pang pangakuhan ng Diyos, you will live a prosperous life. Hindi ba't excited tayo? Pero mga kapatid, pagkatapos ng mga ilang taon, 40 years sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, sila po'y nakarating ng promised land. And there, truly, totoo nga, na sila po'y nakaranas ng pagpapala ng Diyos. Pero noong pinagpapala na sila ng Diyos, sila po'y nagtatampisaw na sa kasaganahan. Dumating ang panahon na ang mga taong ito ay nakalimot na sa Diyos. Dumating ang panahon na wala na po silang gustong gawin, kundi yung katanging kalooban na nila. At wala na lang silang pakialam sa salita ng Diyos. Sila po'y nagsamba na sa iba't ibang mga Diyos, mga Diyos-Diyusan. Muli silang nakaranas ng paghihirap. Muli silang binihag ng mga ibang bansa. Natalo sila. Nasira po ang Jerusalem. Nasira po ang templo. Pero itong pangako ng Diyos, na kapag sila ay tatawag muli sa aking pangalan, kapag sila ay magpapakumbaba at mananalangin sa akin, sila ay re-restore ko. Hindi ba't sa mga panahon na ito, ito rin po ang mensahe ng Diyos. Na tayo po ay magising na sa katotohanan
na tayo po kinakailangan na nating tanggapin si Jesus at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ang kaligtasan po ay personal. Hindi porket yung nanay at tatay mo ay Kristiyano, maliligtas ka na rin. Hindi. Hindi porket may mga taong, ipanalangin mo naman ako. May mga nananalangin po sa atin, pero hindi po yun assurance na ikaw din ay magkakaroon ng salvation. Hindi pwedeng ipawit-pawit lang sa Ilocano. Diba? Hindi pwedeng, sama mo naman ako para baka, may kaibigan naman kita, baka naman pagbigyan na ako ng Diyos at ako naman ay masisave. Hindi. Personal po, it is a personal commitment and a personal decision. Didesisyonan mo sa sarili mo na mula sa araw na ito, isusuko ko ang aking buhay sa tanging Diyos at tatanggapin ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Personal po yan. Ngayon kapatid, binibigyan po tayo ng chance. This COVID-19 and this pandemic is actually a wake-up call to each and everyone na tanggapin po natin si Jesus Christ sa ating buhay. It is urgent. Ngayon na. Huwag mo nang hintayin bukas. Huwag mo sabihin na bukas ko na lang tatanggapin si Jesus pag may time. Diba? Mas maraming time bukas. Masaya pa ako dito . Medyo komportable pa ako sa ginagawa ko . Diba? Saka na lang, pag malapit nang dumating si Jesus Christ, saka ko na lang siya tatanggapin. Hindi ganon. Now, alam ninyo, hindi po natin sabihin na mahaba pa po ang buhay ko natin. Marami po tayong nalalaman na batang-bata pa lamang. Yung pinsan ko po, yes, last Thursday, ay namatay dahil po sa COVID-19. Nakakalungkot. Siya po siyang frontliner. Katatapos lang po niya mag-graduate nurse po siya. At dahil po sa desire ni po niyang tumulong sa mga may sakit, nag-volunteer po siya sa isang hospital doon sa amin. At doon po niya nakuha yung COVID-19. Pati yung nanay niya, nahawaan din po niya yung kanyang pamilya. Ganun din po yung isang tuntita po natin na namin namatay po siya. Sabay po siya. Isang oras lang ang pagitan. Namatay po dahil po sa COVID-19. Bakit po? Alam po ninyo kung bakit anong kinamatay po nung pinsan ko. Malakas naman siya . Pero when he learned na namatay na po yung aming tita, si Tita Marlene ng COVID-19, sobra po siyang na-depressed, na umiyak ng umiyak ng umiyak hanggang lumaba po yung kanyang oxygen level at yun po ang kanyang kinamatay. Isang oras lamang po yun. Sino pwedeng magsabi? Sino pwedeng magsabi na bukas o sa susunod pang taon, isa susunod pang araw, ako mawawala sa mundong ito? Dahil po sa nangyayari po sa ating pong banyan, sa nangyayari po sa ating lugar, kapatid, kailan ka pa magsisisi? Kailan mo pa tatanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay? And thanks be to God, alam niyo kung bakit? Bago po sila lumisan sa mundong ito, I was able to send them a prayer of acceptance. Nung sila po, when I learned the news na sila po ay nasa hospital, gumawa po ako ng video of prayer, ng acceptance, kasi wala akong ginagawa sa isolation . Kundi sabi ko, eto gawin ko. Kaysa naman, magpo-post ako sa TikTok dyan ng sayaw-sayaw, ano kaya kung magpo-post ako ng pagpipray, magpo-post ako ng pagbabasa ng salita ng Diyos, para naman somehow ma-encourage yung mga ibang tao, magkaroon sila ng pag-asa. Lalong-lalo na po sa mga lugar na kung saan ang daming COVID patient. Sabi ko, gumawa ko ng video. At naisend ko po yun sa kanila, sa messenger, kanya-kanya po. At sila po ay nag-amen. At sila po ay nag-thumbs up, nag-heart. Kaya sabi ko, naniniwala ako na habang pinapanood po nila yung 3-minute video na yon, mga kapatid, sila po ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus at tagapagligtas. Kaya hinahamon ko po kayo, mga kapatid, sa pananampalataya, sa ating po mga manonood, kung may pagkakataon po kayo na ipakilala si Jesus sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga katrabaho, huwag nyo na pong hintayin ng bukas. Kundi ngayon na po, gawin na po natin ang bawat pagkakataon. Yakapin na po natin ito bilang pagkakataon para ibahagi ang gospel of salvation sa kanila. Amen. Praise the Lord.
Salvation is through Jesus alone. Kapatid, kay Jesus lamang po. Only Jesus is only. Siya lamang po ang kailangan po natin ngayon. Of course, nandyan po yung mga gamot, nandyan po yung mga vitamins, nandyan po yung mga vaccine, nandyan po yung mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno. Pero higit anumang bagay sa mundong ito, ang mas higit na kailangan po natin, yung magbibigay ng hindi lamang po temporaring pagpapala, temporaring kagamutan, kundi ang higit na kailangan po natin ay yung gamot na nagbibigay ng walang hanggang kagalingan sa atin. At walang ibang makakapagbigay yan, kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. And letter O, obey the law of God and believe and be blessed. Wow. Sabi nga, lagi-lagi natin naririnig to, obedience is equals blessing. Kung susunod ka sa mga protocols ng gobyerno, protocols ng kumpanya ninyo, kung may sarili kayong protocol yan, kung susunod tayo, tayo maliligtas, tayo mabibless. Pero kumusta naman yung blessing na ibibigay ng Diyos sa atin? Kapag sabing blessing ni Lord, hindi lamang po temporary, hindi lamang po blessing material at physical. Ang pagpapala ng Diyos, hindi pwedeng ibigay ng mundong ito. Yung kapayapaan, yung kagalakan, yung kakayahang magmahal, spiritual blessing, yung mga yan, mga kapatid, ibibigay lamang po ng ating Panginoon if we will learn to obey the law of God. That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga Israelite people, nakalimutan na nila ang Panginoong Diyos. Ginawa na nila ang kanilang mga kagulooban. Sumamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosa. Pero ang sabi ng Panginoon, ito na yung panahon na muli nung buksan ang salita ng Diyos, muli niyang kilalanin ang salita ng Diyos at hindi lamang para basahin, hindi lamang para malaman, kundi para i-implement at para sundin ito sa inyong mga buhay. Amen? Mahirap kung ka-memorize mo lang eh. Diba? Memorize mo pero kumusta naman yung pagsunod mo? Bakit naman ganon? Memorize ko naman ang Genesis hanggang Revelation. Bakit hindi ako blessed ni Lord? Baka naman hindi mo nasusunod. Hanggang sa mga iba yung buhay mo, iba yung pinipreach mo, iba yung buhay meron ka. Hindi pwedeng ganon. Dapat kung ano yung pinipreach natin, kung ano yung ating mga sinasabi, ano ng mga nalalaman po natin patungkol sa salita ng Diyos, dapat isinasabuhay po natin sa ating mga buhay. Hindi pwedeng alam mo ang salita ng Diyos, pero namumuhay ka pa sa kasalanan. Ang sabi niya, turn from their wicked ways. Paano natin gagawin yun? If we will obey His commandments. Amen? Isa po ditong example ay si Abraham. Alam po natin si Abraham kung gaano po siya ka-blessed. Bago pa siya naging Abraham, alam na pa natin na mayaman na po si Abraham. Nagtatampisaw na po siya sa maraming mga flocks po niya, marami na po siyang mga animals, at masaya na po siya sa kinaroroonan po niya. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, the Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives and your father's family, and go to the land that will show you. Kung ikaw si Abraham, maganda yung sitwasyon mo. Marami ka ng mga animales. Mayamang ka na. And all of a sudden, sasabihin sa iyo ng Diyos, Abraham, iwan mo ang iyong pamilya. Yung mga relatives mo, yung mga ari-arian mo, iwan mo dyan. And I will send you to an unknown place. Yung bagay na hindi pa niya nakikita at hindi pa niya napupuntahan. Walang kasiguraduhan to. Of course, sigurado tayo kay God kung siya po ang nag-command sa atin. Pero si Abraham, naniniwala ko na hindi siya sigurado kung saan siya pupunta. Anong mararamdaman mo? Baka malulugi pa ako dito eh. Dito, panalo na ako. Baka pupunta ako doon. Wala akong mapapala doon. Hindi. Ang sabi ng Diyos, follow me. Anong sabi ng Panginoon? I will make you into a great nation and I will bless you and make you famous and you will be a blessing to others. Wow. Susunin mo ang Diyos sa buhay mo.
ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. And though sabi pa nga niya doon in sa mga susunod na verses, sabi niya doon, the nation that will bless you will be blessed, and those who curse you will be cursed. So which is which? Obedience is equal blessing, and disobedience is equal curse. So anong pipiliin po natin? Pagpapala o pagpapalo? Diba? Of course, pagpapala at pagpapalo, pagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos, pero meron po tayong option na binibigay ng Diyos. If you want to really experience the blessing of God, both physical and spiritual, tayo po ay sumunod sa Diyos. Ano sabi po niya, si Naaman, alam po natin yung sakit po niya, malala, leprosy. Paano po niya naranasan ng restoration from God? Paano po niya naranasan ng kagalingan sa Panginoong Diyos? Nung siya po ay inutusan, go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be stored, and you will be cleansed. Sundin mo ako, pero alam niyo, nung unang-una hesitant po siya, kasi itong si Naaman, of course, high official po siya, high rank official. Commander po siya ng mga sundalo ni King Aram. He was a commander doon sa Syria. And bilang mataas ang posisyon, paliliguain mo sa Jordan River, na according to some scholars, marumi, parang humiliation yun para sa kanya. Ako! Kaya sabi nga niya, mas maganda pa, meron namang mas magandang ilog doon sa Syria, bakit hindi na lang ako doon? Bakit po ako paliliguan dyan? Pero alam niyo, napagtanto ko, hindi yung mahirap ang ipinapakoman sa iyo. Hindi yung hirap o dali ng command, but it is our ego, sometimes, yung ating pride, sometimes, ang naghihinter sa atin para hindi sumunod sa Diyos. Amen? Bakit naman mamahalin ko yan? No way. Hindi nga kamahal-mahal. Bakit ko siya patatawarin? Ang lalala ng kanyang sinasabi sa akin. Malala yung kanyang ginawa sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Pero ang command ni Lord, love your neighbor, forgive other people. And kapag susundin po natin yan, tayo po, gaano man yan kahirap, gaano man yan, hindi ka-komportable sa atin, if we will obey the Lord, we will experience restoration, healing, and blessing from the Lord. Amen? Praise God. Deuteronomy 28 verse 1 to 2. If you will fully obey the Lord your God and carefully keep all His commandments that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. And you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Fully, hindi partial, hindi half-half. Hindi delayed obedience, kundi fully and wholehearted obedience sa ating Panginoon. And we will experience all this blessing from God. Next, letter V, victory to all Christians who overcome trials. Meron pong acronym, yung letter, yung COVID, another acronym, sabi niya doon, COVID, Christ offers victory instead of defeat. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan na ang Diyos, bibigyan niyo po tayo ng tagumpay, hindi po tayo talo dito. Basta alam po natin ang katotohanan at panghahawakan po natin ang katotohanan at ang kanyang pangako, tayo po ay makakatanggap ng tagumpay. Amen. Isa pong halimbawa po dito is the Manna Mall. Manna Mall will be celebrating its 8th founding anniversary this coming October 6. Alam po nyo, excited po ako dito. I'm looking forward for that because this will be a celebration of God's faithfulness, celebrations of God's grace and goodness sa Manna Mall. Itinayo po ito, pangarap lamang. It was just a dream nung founder po nito at naging katotohanan po siya. At nung dumating po ang pandemic, mga kapatid, sa totoo lang, of course, nahirapan po tayong lahat. Pero ito pong establishmentong ito ay buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos. Dahil po, wala kahit isa sa mga empleyado po nila ang nawalan ng trabaho. Kundi sila po ay nananatiling nandiyan at kumikilala
sa provision ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. Wala po kahit, kundi nadagdagan pa nga eh. Nadagdagan po siya. Kaya sabi ko kanina doon sa chapel, habang nagbibigay din po ako ng message, yung establishment na nakatayo yan sa harapan ng mana mall na ito, mana chapel na ito, every time na tumitingin ka dyan, makikita mo, kaya sabi doon, glory to God eh. Why? Because lahat naman talaga ay dahil sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya kapatid, purihin ng Panginoong Diyos, victory. Mananatili po tayong tagumpay sa piling ng ating Panginoong Diyos. At dyan po si Brother Leo at ang kanyang pamilya. Ako po sa totoo lang, ewan ko kung anong mararamdaman ko when I learned the news na sila po na buong pamilya ay nagpositibo sa COVID-19. Maliban na lamang po doon sa kanilang anak, yung bunso. Salamat sa Diyos dahil hindi po siya naapektuhan. Kundi yung tatlo po niya, si Manang Amethyst na una po siyang na-positive, then si Brother Leot at yung kanyang anak. Sabi ko nga eh, anong pwede mong i-comfort sa anak mo, sa asawa mo, kung ikaw mismo nakakaranas ng the same pain? Paano mo siya i-comfort kung ikaw mismo nahihiraman sa sitwasyon na yan? Kaya sabi ko, believe din ako sa taong ito. Simula pa lamang, so totoo lang siya dapat mag-preach ngayon, pero because of unfortunate circumstance, umuwi po siya ng Dagupan. Namatay po yung kanyang kapatid. Hindi po sa COVID, okay. Pero mga kapatid, ito pong pamilyang ito ay patotoo sa kabutihan ng Diyos. Sila po bilang pamilya ay nakaranas po ng COVID-19. Pero mga kapatid, inawa ko eh. Kasi sa totoo lang, yung unang-una, yung isolation po nila, yung isa na-isolate sa house doon sa, ewan ko kung saan lugar yon. Pagkatapos si Brother Juan doon sa Heya, tapos yung kanyang mga anak doon sa kanyang kapatid. Pero hiwa-hiwalay sila, hindi mo alam kung anong mararanasan mo eh. Hindi mo alam kung anong pwede mong gawin. Ngayon, nagsama-sama po sila dahil sila mantilo, pinayagan po sila magsasama-sama sa isang isolation. At purihin po ang Panginoong Diyos. Kinento sa akin ni Brother Leo kung gaano nahirapan si Sister Ami. Pero thanks be to Jesus. Why? Kasi sila ngayon ay magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Marami ngayon ang umiiyak. Marami ngayon ang mga taong natatakot. Pero naniniwala ako, natatayo ang pamilyang ito at magbibigay ng comfort sa maraming mga tao. Amen. Kaya sasabihin nila na ang Diyos ay ating tagumpay. The temptation in your life are no different from what other experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. He will show you a way out so that you can endure. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. And letter I, identify the power of the Messiah. Kilalanin po natin ang kapangyarihan ng Diyos. That the omnipotence of God, God is powerful over sicknesses. Amen. Alam po na niya din, si Jesus Christ during His ministry in this earth, in the earth, alam po ninyo kung anong ginawa ng Panginoon. Higit sa pinapagaling po niya yung ating spiritual na buhay, siya po ay nagpagaling ng maraming mga sakit. Yung mga bulag nakakita, yung mga pilay nakalakad, yung mga may leprosy, sila po ay talagang napagaling, kuminis, hindi ni Vicky Bello, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sila po, yung mga na-possessed, demon-possessed, sila po ay napalaya, sila po ay napagaling. That's why sinasabi, dapat po nating sabihin sa sarili natin that God is sovereign over sickness. And God is sovereign over COVID. Amen? God is powerful over calamities. To mga taong ito, yung mga servant ni Jesus Christ, yung mga disciples po niya, natatakot na po sila nung sila po ay nasa bangka. Pero nung dumating ang bagyo, ano pong pinakita ng Diyos? Yung kanyang kapangyarihan. Sabi niya, stop,
at tumigil ang bagyo. Indeed, that this Jesus that we are worshiping is sovereign over calamities. God is powerful over crisis. Nakita po natin yung mga Israelite people sa kanilang paglalakbay. Ito po sila, nawalan po sila ng pagkain. That must be crisis. Diba? Nawalan po sila ng iinumin. Pero anong pinigay ng Panginoon? Mana. Nag-provide po ang pagkain sa kanila at na-overcome po nila yung gutom, na-overcome po nila yung kanilang pagkauhaw. Tunay na ang Diyos ay ang Diyos na mas makapangyarihan kesa anumang krisis na pinagdadaanan po natin. God is powerful over there. Na marami na pong namamatay. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ang resurrection, ako ang muling pagkabuhay. Na-overcome po na yan at ang kanyang mismong sarili, a testimony na huwag po tayong matakot. Bakit? Ang Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Great is our Lord and abundant in power, and His understanding is beyond measures. He is abundant in power. Amen? Alam niyo kung bakit tayo napanghihinahan ngayon? Kung bakit tayo ngayon ay nawawalan ng pag-asa? Dahil hindi na po tayo nakaangkla sa source ng power. Kundi, bakit maraming tao ngayon nalolobat na? Dahil hindi na po sila konektado doon sa pinagmumulan ng power. And that is our God alone. And letter D, and the last one, declare that God is the Almighty who can stop the virus. Meron po ulit acronym yung COVID-19. Kung meron silang COVID-19, tayong mga Kristiyano, meron tayong Joshua 1:9. Amen. Christ over viruses and infectious diseases. Kung meron silang ganyan, COVID-19 na yan, tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong Joshua 1:9. Sabi niya doon, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Declare that God is the Almighty God who can stop the virus. Meron pong virus, pero ni sinasabi ng Diyos sa atin, don't be afraid, don't be dismayed. Instead, be strong and be courageous. Saan po natin huhugutin yung lakas ng loob? Saan po natin huhugutin yung sasabi niya, take courage? Doon po sa attribute ni Lord, that this God that we are worshiping, yung hindi po nagbabagong Diyos. Kung sino yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, napakaganda. Siya po ang Diyos na magtutulong sa atin upang i-restore muli ito para sa ating ikabubuti. And of course, for the glory of God. Ikaw ba ngayon, kapatid, ay pinanghihinaan ng loob? Ikaw ba ngayon, kapatid, ay masyado nang nai-stress dahil sa mga nababalitaan mo ngayon sa TV, nababalitaan mo na napakarami na pong nagko-COVID na positibo? Kapatid, dinadala kita, dinadala ka namin ngayon sa salita ng Diyos in Joshua 1:9. Panghawakan mo ito, the Christ over virus and infectious diseases. Pupurihin po ang Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Thanks be to God. We thank you, dear God, for your word today delivered by your servant. Thank you so much because this message is not just simply a message to remind us, but it is also a message to warn us so that, Lord, as we continue to live our lives in this troubled season, we know, Lord God, that this COVID-19 name is so strong and powerful. But we have the name of Jesus, who is much, much powerful than COVID-19. And we praise you, O God, because we can be victorious over this virus, over these challenges into our lives today. And Lord, thank you because even the life of our brother Edward, you have demonstrated your power into his life.
You have restored and healed him, Lord, from this virus. And we thank you, dear God, because he can testify your power and your goodness into his life, especially to his family and also to other people, oh God, today. Yes, Lord, we thank you so much because we know that we have a powerful God. We serve a powerful God. And we continue to follow this powerful God into our lives, that no matter what we go through in this world, no matter what we face, Lord, challenges, suffering, sickness, and even a lot of struggles and temptations into our life, we have our God who will always be with us because he made that promise, I will never leave you, I will never forsake you. And the Lord even promised us through the Great Commission, lo, I am with you always till the end of age. And so, Lord, with this, we are so thankful, dear Heavenly Father. Lord, this is the last Sunday of September, and we are looking forward, Lord, to the coming weeks and months of this year. And we are praying with that kind of confidence, knowing that our God will continue to fight for us. Because the Bible says, if God is with us and for us, who can be against us? And so with this, Lord, we are grateful. We give you all the glory and the praise that you deserve, O Heavenly Father. Thank you so much, Lord, for our brothers and sisters who have joined us via Zoom, wherever they are, whether they are in the Philippines or outside the Philippines. We thank you for your goodness and your faithfulness. And so once again, Lord, to you all the praise and the glory that you deserve from your people. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Once again, can we give a clap offering to the Lord? Thank you so much. To God be the glory. And thank you for all those who have joined with us today. God bless you and happy Sunday to everyone. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light.